Sobrang excited po ako. This is my second time. Mas excited po ako ngayong second time kasi nung first session ko, sobra pong na-overwhelm ako dahil after nung unang-unang session, pagkatapos na pagkatapos, feeling ko nga sabi ko para akong 10 years younger. Yung energy ko, yung aking pakiramdam po na sobrang ang sarap na para akong natulog ng 10 years. At sabi ko para ang bata-bata ko dahil physically, pati pag-iisip ko, iba yung naramdaman ko. And yun na nga, may kakaiba kang mararamdaman na hindi mo daw pwedeng gamitin ng 2 days kahit gustong-gusto niya. So, ito, second session ko po ito. In fact, may mga kaunti pang bakat na yan. Pero yung laging reaction nila sa akin, masakit ba? So, sabi ko, hindi siya masakit. Sobrang sarap po. So, ito. Yan. So, mga happiness, huwag na niyong intayin na normally kasi po dahil nga takot sila sa blood, takot sila sa hiwa ng nasusugatan sila, inaantay pa nila na parang sobrang late na bago nila itry yung hijama. So, this is actually, sabi nga natin, prevention is better than cure. So, huwag na nating antayin na malalang-malala tayo do na ano naman yan, na magagamot talaga. Kasi may isang patient nga na hindi makalakad, hindi makagalaw. Actually, bit-bit siya, buhat-buhat siya ng ilang tao. Dinala doon sa hijama center. Tapos, after the session, 2-hour session lang, nakagalaw na kaagad. So, ibig sabihin po, there are, ano po, talagang instant relief or instant healing. And dun pa nga lang po, as mentioned doon sa una naming episode, dun pa lang sa isang pump na ginawa niya, parang merong 72 illnesses na makukure ka agad. So, alam ko po, dun sa research na ginawa ko, maganda ito para sa mga diabetic. Kasi iba natatakot pag may diabetes daw. Di ba yung pag may nasugatan, hirap ma-cure, hirap gumaling yung sugat. Pero ito po, intended, magaling po ito sa mga may diabetes. So hindi kayo mag-aalala na baka hindi gumaling yung sugat. Actually, mas lalo pong malilinis yung dugo nyo. So mas maganda yung healing. Sumunod po yung may mga na-stroke. Okay lang. Nasasarapan ako sa ginagawa sa nare-relax na agad ako. Parang nahihigop na agad yung toksiko. Pero yan, maganda po yan sa mga na-stroke na yung mga nahirapan lumakad na dahil nga yung dugo nila, di ba? Parang nag-clap na. So ito po ay nakakaganda ng circulation ng blood. So lahat ng organs natin napapump ng maayos dahil nga po yung ang ating dugo, pag hindi siya napapump, yung arthritis, yung ano natin, yung mga veins, kasi yung heart natin napapump, nahihirapan yung puso natin to circulate, mag-circulate yung blood natin. So yung pa lang, talagang marami na agad na mag-cure. And maganda po ito dun sa mga laging sumasakit ang ulo, especially may migraine, kasi during the time, nung before ako maano sa first session ko, sobrang puyat, pagod, physically kasi lagi kaming out of town, tapos nagte-training kami, tapos nagbablog kami, tapos walang tigil kami katuturo, patutulog kami past midnight, gigising madaling araw, so sobrang sakit ng ulo ko nun. But right after nga nung pong session, ayun, parang instant po nawala yung aking headache, tapos yung may mga problem sa... Sabi ko nga kanina, may problem sa erection. Ako po, I can attest that na parang kahit pagod, di ba, wala kang gana, pagod. Parang ito po, pagkatapos po niya, parang talo pa yung uminom ng ano, ng pang laban po. So, tapos, yung may mga nararamdaman po na mga masakit yung tuhod, hindi na makalakad. So, may mga points dyan na doon mismo nila ilalagay sa tuhod mo, yung mga nalalagyan ng tubig. Ayan. Baka ang dagdag ko na baka si sir ay gustong magsalita sa ginagawa. Sir, ano po ba yung ginagawa niyo ngayon sa akin? Ito po yung massage cupping. Massage cupping. Or cupping massage. Or cupping massage. So kasi meron pong wet. So parang ito yung magiging wet mamaya kasi may liquid na lalabas sa toxic dyan. So dito pa lang po actually nakaka-relax na. So
talo mo pa yung minamassage. Kumbaga sa ordinary massage, nag-circulate yung blood mo, ito nag-circulate na, at the same time, hinihigop na niya kaagad yung toxic. Ang maganda dito, after nito, actual nalalabas yung toxic sa iyong gan sa may scalp ko, sa may skin ko sa likod o anuman, so actual siyang lalabas. So literally lumalabas, tinatanggal yung toxic ng katawan natin. Okay. Tinatawag din po itong inverse massage. Inverse massage. Pabaliktaran ng masahe. So bakit siya kabaliktaran ng masahe? Kasi po ito po nag-create po siya ng negative pressure na kung saan po yung tissue natin nilalayo niya doon sa ano. Nag-create siya ng negative pressure, no? Makikita nyo kapag dito. Makikita nyo dito, may negative pressure. Tumataas yung ano, yung skin natin dito. So yung tissue at saka yung muscle natin, naglalayo sila. No, hindi katulad po ng massage. May pinupush natin yung tissue against the muscles. So ito po yung kabaliktaran. Kaya ang tawag din po dito, inverse massage. This is binibigyan niya talaga ng puwang yung pagitan ng tissue at saka yung muscles natin para mas maganda yung blood circulation. So ito yung preparation natin sa exam. So, kasi nga kung hindi po siya, kung massage lang, still the toxic, naando pa lang sa loob ng katawan mo. Hindi siya na ilabas. Ang maganda lang kasi sa massage, naggumaganda yung circulation ng iyong blood. But this one, mas maganda kasi nga, ayun, so since parang reverse siya, tinatanggal mismo yung toxic ng katawan mo. Ayan. Eh di ba yung parang minamassage siya lang sa scalp, para kang dinuduya na, sarap para kung gusto mong matulog. So how much more itong na-experience ko? Kung hindi niyo po ito ma-experience, hindi lang half of your life ang nawawala sa buhay niyo. So una parang matatakot daw yung mga reaction, di ba? Pero sorry po sa inyo, kawawa kayo kung hindi niyo ma-experience to. Kasi sayang, kasi sobra pong itong therapy na to is kakaiba. And sabi nga po, hindi pa siya kilala masyado sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa po, 500 years ago, pinapraktis na to. And parang kahit hindi mo i-explain kung ano yung ginagawa niya, the mere fact na actual na lumalabas yung toxic sa katawan mo. Pero kung makikita mo nga na parang sa video, parang ang dugo, so yun yung reaction, natatakot. Pero sis nga, I want to share to everyone sa ating mga ka-happiness na may nararamdaman. Especially yung may mga nahihirapan ng maglakad, nahihirapan ng lagi sumasakit ang ulo, yung mga nag-ano diyan maintenance sa kanilang ano, sa kanilang blood pressure, yung mga nagme-maintenance sa diabetes nila. Okay, ano mong pwede niyo gawin? Search niyo po sa Google. Mag-search lang po kayo kung ano ba yung hijama therapy. Makikita na niyo po doon kung gaano ka-effective. Yan. Gusto ko lang matulog. Inaantok ako pero I want to enjoy. Saka hindi ko pwede ako matulog kasi kailangan natin ma-experience to. Masyado na tayong mahilig sa mamantika. Lalo ngayon, paparating yung Pasko, napakaraming manghandaan na maraming mantika. So, nagkukos din ng sakit sa atin. Like, for example, may kulam, yung nanuno, nausog. Yung sabi nila, no sir? So, yun po yung mga nakikita namin. Yung ang sarap ng pakiramdam habang may nilalagay sa likod ko. So, wala akong nararamdaman na pain, as in painful, wala po. Pero alam ko, dahil sa confession ko na, parang alam ko, yung sinasabi yung mga hormones natin, na once, yun yung nararamdaman ko ngayon habang ginagawa niya sa akin, itong ginagawa ni Robert sa akin, Mr. Robert. So concentrate muna siya dyan kasi parang yung skin ko, nakikita niyo naman kung ano yung ginagawa, pero ako sobrang relax na relax po. So yung may mga fear o may mga takot sa dugo, ito po ang sample na
siya po ay sobrang wala akong napipil. Ang gawin sa akin to, hinahanap ng katawan ko dahil nga sa aking erratic schedule. So doon pa lang, diba? Kung i-imagine niyo po, nakikita mo yung kulay, no? Nakikita mo yung red, saka yung dark color ng blood natin na bumuo talaga. Yan, namumuo. Anong ibig sabihin ng may namumuo na ganyan, ng dark? Itong dark na blood po nito, ito po yung unoxygenated na blood natin. Magahin yung oxygen na dinadala ng blood natin galing sa lungs, hindi na rin distribute sa katawan natin. Kaya nagkakaroon po kayo ng sakit ng ulo kasi yung oxygen na dumadalo dito, papakyat sa ulo ninyo, no, sa brain natin, hindi na siya kompleto. Mahina na siya. So, nagiging ano rin, nagiging dark din po ito, mga toxins na lang, laman ng dugo natin.